bow down our heads in prayer before we will start and ask the guidance of the Lord this morning, okay? Palakpakan natin si Lord. Amen. Hallelujah. Praise you, Lord God. Praise you, Lord, for this wonderful day na dinala mo kami, Panginoon Diyos, sa bahay panambahan na ito, Lord, sa mga kapatid namin na nasa on-site and nasa mga nasa online. Thank you, Lord God, for their presence. I know this is not an accident, Lord. I pray that, Lord God, that you will bless the preaching of your word this morning. Lord, kung ako lang, wala akong kakayanan, Panginoon. Lord, binababa ko ang aking sarili na gamitin mo ako ngayong umaga, Panginoon, bilang iyong tagapagsalita para sa iyong mga anak, Panginoon. I pray na, Lord, makuha nila ang mensahe na iyong pinapadarama sa kanila ngayong umaga, Panginoon, Diyos. Use my mouth as your mouthpiece and let the Holy Spirit guide me through hanggang sa matapos ko, Panginoon, ang iyong gustong ipaabot sa kanila, O Diyos. Kay Lord God, maraming salamat ulit sa pagkakataong ito na ibinigay sa akin na makapagturo, makapag-preach sa mga anak, Panginoon. Lord, sa iyo lamang ang pinakamataas na papuri, parangal at pagdakila. Amen. Amen. Praise God. Amen. Praise God. So, are we ready, church? Ayun, sabi niyo, mukhang ma-consequence ngayon, nakalmado, hindi sumigaw. Hallelujah. Amen. Kasi buti na lang yung, sabi niyo, para maiba naman. Amen. Hallelujah. So, sa last message ko, dun sa honor in the house, ano ba yung sinabi ko sa inyo dati, yung sa conclusion natin, did you really believe? Di ba yun yung iniwan ko na salita sa inyo? Amen. Kung naalala nyo, yung last kong tumayo dito, did you really believe? Amen. Yun yung kwento natin about doon sa kay Jesus nung walang naniwala sa kanya doon sa kanyang bayan. Amen. So now, this morning, iko-conclude ko na yun. Ewan ko ba kung bakit ito yung sinasabi ni Lord about believing in Him. So eto mga kapatid, ang ating title. Basahin natin lahat. Malakas. Did you really believe in Jesus? Amen? Did you really believe in Jesus? Kasi maaari matagal na tayo sa iglesia. Maaari baguhan ka pa. Or sinabi natin, dito na ako tumanda ako, che. Namuti na ngayon yung buhok ko dito. Nung pumasok ako, wala akong puting buhok. Pero ngayon, tumumuti na. Yung iba, naubos na nga ang buhok eh. Amen! So eto mga batid, let's see kung ano ang revelation ni Lord sa atin this morning, today. So alam nyo ba that a lot of people say they believe in Jesus? Kahit na konti lang yung kanilang kaalaman, sabi niya, I believe in Jesus. But do you really believe? Yan yung tanong kaagad. Do you really believe in Jesus? But in reality, their actions didn't demonstrate na naniniwala sila sa Panginoon. And dapat, if you really believe, it should reflect in your life. Dapat, if you really believe in Jesus, wala na tayong mga putot ko tsinta. By the way pala, ang ating text nakuha natin sa Mark chapter 16, ano? Verse 9 until 14. Alam ko, tapos na po ang Holy Week, tapos na yung Semana Santa. But dito, makikita natin, the story goes when Jesus resurrected from the dead. He was risen. Ito yung kwento na ating tatalakayin this morning. Amen! So the text that we just read is about the resurrection, and following the resurrection of Jesus Christ, He reveals Himself to some, to few people. Amen? At una nga, mamaya makikita natin, balikan natin yan. Ang nakita kong problema dito sa text na ating binasa, gusto nyo bang balikan natin? Sige, balikan natin sa mga hindi nakasubaybay. Ito, Mark chapter 16, verse 9 until 14. Ang sinasabi dito, now when He rose early on the first day of the week, He appeared first to Mary Magdalene, out of whom He had cast 7 demons. She went and told those who had been with Him as they mourned and wept. Humahagulgol pa yung iba kasi kakamatay lang, ano? Nagluluksa. And when they heard that He was alive and had been seen by her, they did not believe
Yun yung unang nakikita kong problema dito sa ating binasa. Pangalawa, after that, he appeared in another form to two of them as they walked and went into the country, and they went and told it to the rest, but they did not believe them either. Nako, dalawa ng problema. Hindi ulit naniwala. Later, he appeared, ang he dito si Jesus, to the 11, kasi namatay na nga si Judas, ano? Na, kaya 11 na lang natira. As they sat at the table, he rebuked their unbelief and hardness of heart because they did not believe those who had seen him after he had risen. So ito, yung mga taong nakakita na nabuhay si Jesus na muli, di ba sinabi doon, they told others na nabuhay siya. And I want to highlight that those others that did not believe that he was alive, alam nyo ba kung sino yung mga others na yon? Ang pinakamasakit na katotohanan dito, kung sino pa yung kanyang kasama, amen! For 3 years, nung kanya, nagme-mensahe siya, nabubuhay siya, it's not just someone. Mga kilala niya to. Ilabang disciples dito? 2, 4, 6 disciples ni Coach Rich. 6 to. Pampito yung nasa sa kusina. So ibig sabihin, pag may namatay pala si Coach Rich, malagay na lang natin. At nabuhay muli, nagpakita kay Kuya Jeff, hindi naniwala at doon, naglakad si Kuya Moy at si Kuya Roger, nagpakita na naman si Coach Reed sa ibang anyo, hindi pa rin naniwala. Kaya nung kumakain sila, ang sarap ng kainan nila nung pananghalian ng Biyernes, kasi may salo-salo, nagpakita si Coach Reed ni rebuke. Naku, nakakatakot ano. Pag si Lord ang nag-rebuke, ewan ko lang, anong mangyayari. So mga disciple niya yun, amen? So, ibig sabihin, so don't tell me, mga kapatid, na nagsisimba ka, naniniwala ka. Hello? Amen! Kasi ito, kasama niya to, hindi naniwala. How much more tayo? Tayo, we are just, kung sa telenovela pa, tagabasa na lang tayo, anong nangyari doon dati. Maniwala ka, eh, well, libro lang naman yan. Sinulat lang yan ng mga tao. Eto mga kapatid, hindi to libro. Sila mismo ang nakasama niya nung gumagawa siya ng milagro. Amen! So basahin ulit natin. Balikan natin. Himay-himayin natin yung ating salita. No? Eto na. Balikan natin si Mary. Ang sabi doon, now when he rose early on the morning, the first day of the week, nagpakita siya unang-una kay Mary Magdalene. Amen! Kung saan, anong tawag nito? Yung 7 demonyo pinalayas ng ating Panginoon. Amen? Kung hindi nyo kilala si Mary Magdalene, gawa natin ang sermon si Mary Magdalene sa susunod. So, the next verse, ito, she went and told those who had been with him as they mourned. Now, listen carefully. Nung nakita ni Mary Magdalene na nabuhay muli si Jesus, hindi niya ito pinagsasabi o hindi niya ito minarites doon sa kapitbahay niya. Amen! Kanino niya ba ito minarites kaagad? Kundi doon sa first contact ni Jesus Christ, which is his disciples. And unfortunately, walang naniwala. Amen! Wala na. So nakikita ba niyo ba yung saan tayo papunta ngayong umaga? Meaning, sa mga taong naka-witness sa lahat ng kanyang ginawa nung buhay pa siya, hindi pala assurance, no, na kasama mo si Jesus, eh, maniwala ka. Amen? And when they get the report na buhay pa siya, itong pinakamasakit. Anong nangyari doon? Anong sinasabi dyan? Basahin natin! They did not believe. At hindi ba kayo nagtataka? Sabi sa kanila ni Jesus, nung bago ako siya mamamatay, ano? Binili niya na eh.
Amen. Anong binilan ni Jesus? You will destroy this temple, but after 3 days, I will rebuild it. Amen. Ibig sabihin, mabubuhay siyang muli, pero wala. Bakit? Hindi salihan nila. When she told them about his resurrection. Mukhang seryoso tayo ngayon, coach. Amen. Kailangan maging seryoso din tayo paminsan-minsan kasi mamaya nababas tayo sa message natin. Puro patawa lang yung coach doon sa bisya. No? Buti naman to. Amen. Amen. So kaya ito yung topic natin today kasi kung sila, nakasama na sila ni Jesus noon at experience nila yung power face to face, yung miracle face to face. Amen. Yung nagpakain siya sa 5,000 face to face. Naging witness sa ministry ni Jesus for 3 years. How much more tayo? Gaya ng sinabi ko kanina, nababasa lang natin sa Bible ngayon yung mga kaganapan noon. Amen. So let's continue. Anong sabi? Kasi hindi siya pinaniwalaan. Ano? Bigyan natin ng second chance. Kasi mamaya, sabi, isang beses ka lang napakita, Lord. Second chance, ito na. After that, he appeared in another form. Diba? Nagbalat kayo siya. Hindi niya muna pinakilala niya yung kanyang sarili. Nagpakita siya sa dalawang disciples niya. Then they realize na, uy, si Jesus pala yung nagpakita sa atin. Amen! Ito ang nangyari. Anong nangyari? And they went and told it to the rest. But, sakit naman na katotohanan. Hindi na naman ulit naniwala. Amen? This is very interesting kasi kahit kanino nila sabihin, hindi ba kayo nagtataka? Walang naniwala. Hindi ba sila nakinig sa instruction ni Jesus during the last days of his life? Amen? Yun ang matindi doon eh. And let's see verse 14. Anong sabi sa yung panghuling verse? Later, he appeared to the 11, as they sat at the table, he rebuked their unbelief. Ito ang sasabihin ko sa inyo. Pag si Lord ang nag-rebuke sa inyo, masakit yan. Kung si coach nga, nasasakta na si Kuya Roger, grabe namang bashing nito ni coach, harap-harapan na talaga. How much more si Lord? Amen! Tama ba? Si Lord na mismo yon because of their unbelief and hardness of heart. Amen! Ang mahirap pa doon, nasa church ka na, hindi ka pa naniniwala. Paano kung malulusutan itong mga expenses ko? Pinadala lang bago yung allowance. Wala pa rin peace of mind. Amen! Sabi ko nga, pahira ng 1,000, baka magkaroon ng peace sa mind. Yung noo. Malay mo! Amen! Kasi mahirap, pag nandito ka na sa church, hindi ka pa rin naniniwala. Huwag mo antayin, kapatid, na si Lord ang mag-rebuke sa'yo. Amen? So ano ba ang napansin natin sa ating text na habang binabasa natin ito? Siyempre, meron tayong napansin, ano, yung mga unbelief, dalawang beses nagpakita. So, unang-una mga kapatid, there are 2 types of character of person na gusto kong i-highlight ngayong umaga sa inyo. So, the 2 types of person, ang nakikita ko rito, una, those believers. Kasi buti na lang, ano, naniwala si Mary Magdalene. Amen. Buti na lang naniwala yung dalawang disipulo. Amen. And those who don't believe. Amen. So, dalawa at ang character na nakikita natin dito at maaaring ang isa dyan ay nasa loob ng iglesyang ito. Maaaring ang isa dyan kasama natin. I hope ang kasama natin dito ay yung number one. Amen! Amen. I-type mo dyan. Amen. So, tanungin mo nga,
Yung katabi mo, number one ka ba o number two? Kasi mamaya, ang tagal na nating kasama yan dito sa loob, nakikiupo dito, nakikikain sa atin. Mamaya, unbeliever pa rin pala, no? Ang hirap kaya nun. Akala natin, 10 taon na rito kasama natin. O tumanda na doon, nagpapaawit o nagpapakuan. Mamaya, unbeliever pa rin pala. Amen, alam mo yung hindi pa nababautismuhan ng banal na espiritu na ating Panginoon Diyos. Kasi gaya ka ng sinabi ko, eto mga, listen to this. It doesn't mean that you go to church, it makes you a believer. Amen! Parang ganito lang yan. Pumasok ka sa isang Italian restaurant kasi masarap yung pizza doon. Hindi ibig sabihin na paglabas mo, Italian ka na. Amen! Hindi ibig sabihin na pumasok ka sa Chinese restaurant kasi masarap yung mga congee, siomai, siopao, ano doon ba dyan. Chinese ka na rin paglabas mo kasi nakakain ka ng Chinese food. Hindi rin ibig sabihin na pagpasok mo sa Jollibee, paglabas mo, hamburger ka na. Amen! Are we there? Real talk to! So hindi ibig sabihin na nag-church ka, Christian ka. Believer ka na. Amen! Kasi ano bang sinasabi sa Bible tungkol sa dalawang tao na ito? Ano bang sinasabi dyan? Well, if you read John chapter 3, there are passages which speaks very clear and very direct kung to those believers and not believers. May pinapasabi doon sa John chapter 3. Yan, buksan natin ang ating Bible. Sige. Amen? Ano ba ang verse na yan? Sa John chapter 3, binanggit na ni Ate Jem kanina. Ewan kung naalala ba ni Ate Jem. Ulitin mo, Ate Jem. Ah, grabe naman. Tingnan mo nga. Yan, dapat mga kapatid. Dapat equip ka. So sa mga believers, ang sinasabi doon sa John chapter 3, verse 16, ayan, ibigay ko na sa inyo. And let's agree, lahat tayo alam natin ang verse na to. Amen? Kahit na bata, alam niya. Kahit na baguhang Kristiyano, kasi ito yung ginamit para ma-evangelize siya. Amen? So ang sinasabi dito sa first type of person, to those believers, basahin ko sa inyo, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him should not perish but have everlasting life. Wow! Amen! At ito maganda dyan, but you will have eternal life. Wow, konti lang, Saul, palakpakan natin si Lord! Amen. So lahat tayo gusto niya na makapunta sa langit, ano? But the question is, do you really believe in Jesus? Tingnan mo nga ulit yung katabi mo. Bukang ayaw niyong tingnan ni Kuya Jeff, ah. Tingnan mo si Kuya Moy. At tanungin mo siya ulit, kasi hindi mo naman tinanong kanina, no? Do you really believe in Jesus? Amen! This is what the Bible says to those who believe. Maganda! You will have eternal life. You will not perish. Pero ano naman ang sinasabi doon sa mga hindi naniniwala? Malamang meron din. Meron ngang nasabi si Lord sa mga naniniwala. Promise niya to eh. Amen! That's the promise. Alam mo ba, Ate Jem? Ano sinabi ni Lord? Basahin natin dyan sa verse 18. Ayan, ibigay ko na sa inyo. After 3 verses, nung John 3:16, sa verse 18, dalawa lang pala, 16, 17, 18, dalawa lang. After 2 verses, basahin ko sa inyo. Sa verse 18, to those who don't believe, ito ang mangyayari. He who believes in Him is not condemned. Pag naniniwala ka, hindi ka mako-condemn. But he who does not believe is condemned already because he has not believed in the name of the only begotten Son of God. Amen? Sino ba yung he? Si Jesus? Amen? So mula
noon hanggang ngayon, marami pa rin hindi naniniwala dito. Kahit napupunta tayo ng Israel, hindi pa rin. Bawal na nga mag-discipleship doon eh. Amen! Ganun katindi mga kapatid ang nangyari sa Israel. Akala lang natin, ano, okay-okay lang sila doon. No? Kasi sabi nila, ito yung mga chosen people eh. Pero ang dami pa rin ang hindi naniniwala. When we say condemn, ano ba ang, sa Tagalog, sige, paki-Google nga natin dyan, ano ba ang sinasabi ng condemn? Ibig sabihin mga kapatid, pag condemn, in other words, buhay ka pa, convicted ka na. Alam mo yung ganon, hinatulan ka na, tama si Kuya Rimel. Amen? Buhay ka pa, may sentensya ka na. Amen? Ang punta mo, impyerno na. Malinaw ang sinasabi sa Bible, if you don't believe, you are condemned already. Ang sakit. So ano ang dapat nating gawin? Yan, amen. Ano ang dapat nating gawin? We need to share the gospel to them. Kaya nga ang ating motto as JCBLUIF, to win souls and make disciples. Pero mukhang nag-iisang taon na tayo, wala tayong nakikita na dadagdag dito, kaya kabahan tayo. Amen? Kabahan tayo. Kasi yun yung mandate eh, mamaya si Jesus na mismo ang pumapakita dito habang kumakain tayo ng pananghalian. I-rebuke tayo. Akala ko ba, to win souls and make disciples, but hindi nadadagdagan yung bilang ninyo dyan? Amen! Hindi ako galit, magpapaliwanag lang. Kasi dapat hindi tayo maging kampante lang. Amen? Hindi tayo dapat maging kampante lang. Paano kung namatay sila bukas? Hindi nila nakilala si Jesus. So ano mangyari? Condemned na sila. They already condemned. Mamay, isisipan nila sa atin. Amen? Are we still there? And when we continue in verse 36, anong sabi dito? Ito pa, meron pang sinabi, hindi pa pala natatapos to. Ang sabi sa verse 36, he who believes, anong nangyari? Bumalik. Tandali. Ayan. Konting glitch lang to. Ayan, sa verse 36, ang sinabi dito, he who believes in the Son has everlasting life. And he who does not believe in the Son shall not see life. Yun ang mahirap. At hindi lang natatapos dyan, hindi ko na hinighlight para hindi gaano masakit. But the wrath of God abides in him. Malinaw ba ang message sa atin? Ito yung warning sa atin. Sa Tagalugin natin, ano ba ang wrath of God? Ang galit ng Diyos mapupunta sa iyo if you don't believe. Grabe. Ang bigat ng salita ng Diyos. Kasi sabi sa verse 18 kanina, you are already condemned. Hinatulan ka na. In other words, condemned is that you are already sentenced to hell. He who does not believe shall not see life. Grabe, ano? Ang tindi ng mga salita ng sinabi ni Lord. Kaya, mapalad tayo naniniwala kay Jesus. Amen. We will have life. Yun yung promise sa atin. He gives you purpose. Kung naniniwala ka, may purpose ka. You have every reason to be joyful. Amen. Eh sabihin mo, wala akong peace of mind. Hindi totoo yan. Amen, Kuya Roger. Amen! Kuya Rimel, praise God. Amen! Kaya hindi ibig sabihin na nagpadala ng pera, pagkatapos wala na. Sad na naman. Pag pinadalaan, joyful. After 2 days, sad na naman. Bilis na tapos nun ang padala, no? Amen! Kaya if you believe, be joyful. Si Lord ang bahala dyan. Sabi nga sa Luke 6:37, yata yun, nothing is impossible eh. Amen? So balikan natin ang ating text. Introduction pa lang tayo, lumayo na tayo. No? Introduction pa lang mga kapatid. So, eto na, balikan natin. Ayan, verse 14, sa Mark, eto, iba na to. Yung, eto, nandyan ba? Balikan natin yung ating last verse, verse 14 ng Mark. Anong sabi doon? Later, he appeared to the 11 as they sat
at the table, he rebuked their unbelief and hardness of heart. So here, makikita natin that Jesus rebuked his disciples in two things. Dalawang bagay lang. Naka-highlight na dyan. Hardness of heart and their unbelief. So unahin natin itong unang points. Kaya uuwi tayo ngayon sa ating bahay, dalawang points ang maalala natin. Ayun pala yun, hardness of heart pala yun at saka yung unbelief. Pero ang sinasabi rito, nirebuke sila ni Lord, ni Jesus dahil sa kanilang hardness of heart. Ano ba pag sinasabi natin hardness of heart? Di ba may awit tayo yung pusong bato? Di ba? Sino ba yung umaawit? Palagi kong naririnig to sa mga bata eh. Pusong bato! Huwag na nating awitin kasi hindi ko alam yung lyrics eh. Basta yon, may pusong bato. Ibig sabihin, if you have this hardness of heart, you don't have interest in spiritual things. Amen? In simple explanation, wala kang interest sa mga bagay-bagay about spiritual. Amen? Wala kang kaganagana pagdating sa mga ministry, pagsimba siguro. Siguro sa'yo okay na makakain, makatrabaho, tulog, bukas, trabaho ulit. O bigyan ng chance, Mobile Legend ng saglit. Amen? So wala kang gana pagdating sa mga bagay na spiritual. You don't see God in anything sa nangyayari sa buhay mo. You don't have interest pagdating sa Diyos. Amen? So, maraming taong ganyan. Marami. Nakontento lang sila sa life must go on. YOLO! You only live once. Kaya enjoy life. Why bother those spiritual things? Diba? YOLO tayo mga, lalo na yung mga kabataan ngayon. Amen! So, if you are living in life on your own, ito pa, kahit na nasa church ka na, ito, balikan natin sa mga anak ng Diyos na to, sa mga disciples na to, amen? If you are living your life in your own thoughts, in your own opinion, in your own decision, hindi mo sinisik si Lord, padalos-dalos ka, magbubukas ng negosyo, hindi mo man lang mineditate muna kay Lord, para ba talaga sa akin ang negosyo to, Lord? Kumuha ka ng bahay, kotse, ano pa ba? 10 kilong ginto. Amen? Ano pa ba? Amen? Yung araw na, yung parang, kayo lang dalawa ni Lord, wala ka rin pakialam. Hindi rin pala yung maganda, kapatid. Amen? Kasi ang, di ba maraming nag-claim Kristiyano, hindi naman nagsisimba. No offense sa mga nanonood online, ano? Pero yung may chance ka na ba? Yung sinasabi ko, may chance ka nang magsimba, pumunta sa church, kapitbahay mo lang yung church, ayaw mo pang pumunta. Ewan ko, saan ang punta mo, kapatid? Amen. Kasi, Christians, we need to fellowship to meet the body of Christ. Amen. Hallelujah. So, pakisabi sa katabi mo, umayos ka, kapatid. Ang maganda dito, maayos naman si kapatid eh. Ewan ko lang sa ibang sektor. Yung mga nanonood dyan sa ibang sektor, pakasabi sa katabi mo, pakiayos. Maayos ka kapatid. Amen. I know, wala yun dito sa atin. Amen. I know, wala yun dito sa atin. Kaya mag-focus tayo sa mga spiritual things laang. Amen. Ang maganda dito, kahit nagaano kakatigas ang puso, kapatid, ito yung maganda eh. Kahit na meron kang hardness of heart, kung pusong bato man yan, anong sinasabi dito? Jesus is a heart-changing God. Pwede niyang palitan yung pusong bato mo into a heart of flesh. Tabi tayo ng konti, may nagpo-photoshoot na. Sige. So, walang matigas na puso kay Lord. Amen! Lahat ng mga disciples ni-rebuke ni Jesus because of their hardness of heart, kaya kailangan pagsabihan.
Kaya ikaw, kapatid, kung sino man yung ginamit ni Lord para i-rebuke kayo, don't take it as an offense. Lalo na't kung pastor nyo yan. Amen! Lalo na't kung overall pastor natin yan. Kasi pinadala yan ni Lord eh. Dapat walang hardness of heart. Dapat merong kapatawaran, merong humbleness. Hindi ako galit! Sinasabi ko lang sa inyo. Kasi ito talagang sinasabi ni Lord eh. Jesus is a heart-changing God. Kung, kaya kung ano man yung pinagdadaanan ng iglesia, I know, matatapos din yan. Walang forever kay dito. Pero kay Lord may forever. Amen! So pangalawa, nirebuke din sila. Because of their, ano yun? Unbelief! Amen! Kasi, hindi lang first chance, may second chance pa. Hindi naman natin pwedeng sabihin, ang daming chance na. Hanggang second lang tayo. Kaya ang sinasabi dun sa Proverbs, di ba? One word is enough for a wise man. Ito, dalawang wise witnesses na to. Wala pa rin. Kasi your unbelief, mga kapatid, ito ang mangyayari. Your unbelief, your inability to believe in the truth. Hindi ka naniniwala sa katotohanan. Ibig sabihin, simply, you are, pag wala kang belief, you are unfaithful. Tama ba? Amen? So, ibig sabihin, the lack of being able to put your complete trust on Him is a huge problem. Malaking problema talaga yan. Amen? Do we agree? Amen! For us Christians, marami talagang tayong, alam mo yun, yung dadaanan. Amen? Na mga pagsubok sa buhay, ang mga problema sa, yung tinatawag nating prosesong maraming mga Kristiyano ang sumusuko. Bakit kaya? Di ba as Christians, sabi natin na, ano ba yung problema ko? Nagigets natin? Are we there? Kasi kapatid, parang ganito yan. Sino ba nakasubok na pumasok sa loob ng isang kwarto na walang ilaw? Mukhang wala nakasagot. Wala siguro nakapasok. Masyadong seryoso. Imaginin mo, pumasok ka sa isang kwarto, tapos biglang may nagpasindi ng maliit na ilaw doon. Ano makikita mo? Marami ka na makikita, di ba? Pag ganyan mo dito, nakikita mo, butas pala tong higaan. Pag lingon mo na naman dito, batali ka bukto. Simply saying, yung buhay mo dati, madilim, nagkaroon ng liwanag. Amen? Are we there? Nagkaroon ng liwanag. Ngayon, nakikita ni Lord yung mga dumi sa buhay natin. So, anong sabihin mo? Pag mayroon ka nakita ng likabok, di ba, pinupunasan mo? Amen! Kasi nasa liwanag ka na, kaya nagkakaroon ng, sabi mo, ba't ang daming pagsubok? Kasi maraming inaayon sa buhay mo eh. Amen! Kung waldas ka sa pera, inaayos ni Lord na magiging good, faithful steward ka sa pera the next time around. Kung di pa nadala ng next time, may third time pa. Kaya nga may second chance, di ba? Amen! Are we there? Kaya huwag mong sabihin, anong pumasok ka kay Lord, kay Jesus, ba't dumami problema ko? Kaya ang nangyayari, nagkakaroon ng unbelief. Amen! Kasi akala nila, iniwan niya ako ni Lord nung tinanggap ko siya. Hindi kapatid, hindi ka iniwan. Marami lang nililinis sa Lord sa buhay mo. Amen! Para maging pure, holy and righteous tayo pagdating sa Kanya. Yun yun! Amen! Hallelujah! At ang pagtitiwala natin kay Lord ay importante po yan. Believe! Kasi dyan, nababago ang buhay ng tao once you have full trust in Him. Amen? Kasi kadalasan, paggipit, saan ba kumakapit? Sa Bombay!
sa tao instead na kay Lord kakapit. Doon na. Umutang na sa Bombay kasi matagal pa yung padala sa susunod na padala. Kaya yung padala, ano nangyari? Wala na, binaya na sa Bombay. Wala na. Instead na kay Jesus, wala na. Who can secure our salvation sana, di ba? Pero wala na. If you really believe in Jesus, ayusin mo buhay mo. Amen? Ayusin mo buhay mo. Focus on Jesus at huwag dyan sa katabi mo. Buti na lang, walang mga binatilyo dito. Kasi mamaya, nakapokus pala sa katabi kasi crush niya pala eh. Kinikilig yung mga nanonood. Hallelujah. Buti na lang, wala dito. Puro married na kami dito eh. Hallelujah. Isa na lang single. Ayan, kaya wala siyang makita eh. Puro married dito eh. Kaya sa mga nanonood dyan, PM is daki. Alam niyo na sinong tinutukoy ko. Amen. Amen. Hallelujah. So kung nakagawa ka ng kasalanan, sorry na kaagad kay Lord. Huwag mo nang yung mag-hardness of heart pa. Amen. Amen. Hallelujah. Kaya kung ano man ang narinig natin na mensahe today, apply kaagad. Apply kaagad natin yan. Believe. Kung wala kang pera, believe. Kung wala kang ikama, Jeff, believe pa rin. Kung wala kang girlfriend, believe pa rin. Darating yan. May nakalaan si Lord yan. Amen. Malay mo. Si Sarah nga eh, 75 o ilang taon na yun eh. Pero wag din nating ipanalangin na 75 ka rin bago ka ika ka. Mamaya, hindi mo na makikita ang anak mo na nag-college. Amen! If you are already in the church, don't refuse to undergo the process din. If you believe, undergo the process. Kasi ito dapat yung ginagawa ng mga anak ng Diyos eh, para mabago tayo. Amen! Because if you refuse... Amen? If you refuse, paano mo ma-achieve yung calling ni Lord sa buhay mo? Sabihin mo, ay, hindi pa dumarating yung calling ko. Kailan yan darating? Amen? Palagi nang kumakatok si Lord. Uy, hinog ka na. Pwede ka nang tumayo dito sa harap. Amen? Kasi pag may desire magbago, may paraan yan. Meron nga tayong kasabihan. Ano yung kasabihan natin? Kung gusto, may paraan. Kung ayaw, hindi lang ayaw, sobrang daming dahilan. Sobrang daming dahilan. Amen? So, naalala nyo ba yung mensahe ko sa inyo? Sinabi ko kanina, doon sa Mark, di ba? Sa Mark chapter 6, verse 1 until 6. Huwag na natin pahabain. Di ba? Anong sabi doon? When Jesus went to his hometown in Nazareth, he tried to minister. But because of their unbelief, kunti lang ang nakatanggap ng milagro. Kunti lang ang gumaling. Because the people don't believe him. At ito yung palagi kong sinasabi kanina, ito yung problema sa atin. Some of us, hindi ko nila lahat. Kasi sinasabi mo, ninarasal ko naman. Wala pa rin breakthrough. Amen? Nagbibigay naman ako ng aking ikapo. Wala pa rin breakthrough. Ha? Sabi mo, bakit walang breakthrough? Because if you don't believe in Him, walang kwenta yung ginagawa mo. Eh. Kahit na magpapaawit ka dito, magbibigay ka ng ikapo, pero hindi ka naman naniniwala that our God is a miracle-changing God. Ano mo sabi? Sa ating text, dyan. Jesus can do miracle in your life, but you've got to believe. Di ba? May awit doon. Huwag na natin dagdag yun. Believe in. Journey yata yun eh. Hindi si Journey. Si Jesus ang nagsasabi. But you've got to believe. Meaning, believing in His power to change your situation. Kasi, yan, palakpakan natin si Lord. Woo! Hallelujah. Hindi akong pinapalakpakan nyo si Lord. Kasi, hindi pwedeng to cease to believe. Dapat, believe and you will see. Hallelujah. Kung ganun lang ang lahat ng Kristiyano, believe.
And you will see, ang sarap sana, wala sana ng problema ang mga pastors. Amen. Wala sana ng problema ang mga pastors. Believe and God will show you the way. Tandaan mo, Jesus will not force you if you don't believe. Tama ba? Nasa sa atin pa rin ang desisyon. Hallelujah! Kasi ang sabi dito, he that comes to God must first believe that he is and that he is the rewarder of them that diligently seek him. Kaya kung kulang pa yung pagluluhod mo dyan, diligently ang sinasabi dito, iluhod mo pa. Kung kulang pa, idapa mo kapatid. Para kung gusto mo matanggap yung kasagutan ng iyong pinapanalangin, idapa mo pa. Because if you believe that he will make a way, he will make a way. Amen. If you believe that he will open the door for you, he will open the door for you. Hallelujah. Push mo yan. Kasi pag tumigil ka, walang mangyayari. Kaya itong masasabi ko sa inyo, whatever situation you are in right now, kapit lang kapatid. Kapit lang. Manalig ka kay Lord. Because, yan, if you believe in Jesus, everything will go smooth. Why don't we all stand? Tumayo tayo mga kapatid. At bago tayo magsara, bago tayo mag-close, why don't we all sing this song, Jesus, I Believe in You. Kasi ang ganda ng message ng kanta eh. Kunin mo yung mic mo dyan, Ate Jem. Para makakuan tayo, makaawit tayo maayos. Amen. Amen. Sabayan natin yung lyrics, Mel. Nandyan, Mel. I-live mo muna. Namnamin natin yung message, ano? Into your hands I can meet again with all I am for you.
with all our heart, Lord, with all I am. We believe you, Lord God. Hallelujah. Hallelujah. All heads bowed down and eyes closed as we pray. Hallelujah, Lord God. Yes, Lord. We give you thanks. Jesus, we believe in you. Trust our life to you, Lord. Lord, patawad. Kung minsan, Lord, na nanghihinaan kami ng loob, we lose that chance, Lord God, to believe in you. Forgive us, Lord, of our unbelief sa aming mga hardness of heart. Lord, patawarin mo kami. Thank you, Lord God, for rebuking us this morning, O Lord. Thank you, Lord God, for this message. Kasi kung hindi mo kami nire-rebuke, Lord, maaring nawala na kami sa iyong presensya. Maaring, Lord, natuluyan na kaming mawala, Lord, sa iyong pagmamahal. Thank you, Lord God, for reminding us to believe in you in every circumstance of our life. Maraming salamat, Panginoon, sa message na ito. I hope that, Lord God, sa mga nandito at sa mga nanonood online, it gives us a fresh revelation of your word that truly, Lord God, if we truly believe, we will have everlasting life and we will not perish. Thank you, Lord, sa iyong promise in John chapter 3, verse 16. Lord, I pray sa mga kapatid namin sa pananampalataya, Lord. Kung nawalan man sila ng belief, Lord God, nagkaroon sila ng unbelief, that Lord God, right now, at this moment, you touch their hearts, Lord, na sila ay magbalik loob sa iyo, Panginoon Diyos. That they should not focus their eyes sa mga taong nakapalibot, Lord God. That only, Lord, they will focus on you. Kasi pag sa tao kami nakafocus, Lord, marami kaming nakikita. Marami kaming nakikita ang kamalian nila. But church, focus your eyes unto Jesus, the author and the finisher of your faith. And nothing will go wrong. Kaya Lord God, sa pagtatapos namin ngayong umaga, maraming salamat, Lord, sa message na ito na aming baon-baonin, Panginoon, na may galak, may saya sa aming puso, Lord, sa pag-uwi namin, Lord, na alam namin kung ano yung promises na binigay mo sa amin, Lord, if we believe. And thank you also, Lord God, for reminding us dun sa mga warning that if we have that unbelief, nalaman din namin, Lord, that if we have that unbelief, you will condemn us. Sana naman wag, Lord. In Jesus' name, I pray that, Lord God, help us. Help us, Lord. Kasi without you, Lord God, we are nothing. Kung sa amin lang lakas, Lord, maaaring matagal na kami nag-perish. But thank you, Lord God, for the strength na binibigay mo every day in our lives, lalo na sa amin, Lord God, mga OFW. Pagod sa trabaho, ang daming pressure sa trabaho. Pero pagdating sa gawain, Lord, we are on fire. We are alive. Every time that we go to church, nagkakaroon ng lakas yung aming physical na pangangatawan. Hallelujah! Nagkakaroon kami ng strength, Lord, because you are our strength. Thank you, Lord! Hallelujah! Kasi kahit pagod, Lord, push pa rin. Kasi alam namin, Lord, our labor is not in vain. Hallelujah. Kay Lord God, sa aming paghiwa-hiwalay mamaya, Lord, thank you na may babaunin kami. And I pray that, Lord God, we could share this
message also, Lord, sa mga taong hindi pa nakakakilala sa iyo, that also, Lord God, they will be enlightened by your word, kahit na nanonood sila dyan sa replay na ito, sa YouTube, sa Facebook, O Lord God. I pray that, Lord God, you'll open their hearts, that they will receive you someday. And hindi lang someday, soon, O Lord God, they will receive you as their Lord, Master, and Savior of their life. Eh, Lord God, binabalik ko sa iyo. Binabalik namin na yung mga anak, ang pinakamataas na papuri, pinakamataas na parangal, at pinakamataas na pagdakila sa matamis na pangalan ni Jesus. At lahat ay magsasabi ng